gusto ko lang i-express yung aking na-experience dito tungkol sa aking pagkuha ng birth certificate sa PSA through online application. Tungkol ito sa Data Privacy Act of 2012. Ang nangyayari kasi, mag-online application ako ng Miyerkules. Miyerkules ng gabi, dito lang po sa aming kapitbahay. Tapos, saan ba din sabi, Miyerkules ako nag-apply, Biyernes dumating ng hapon. Supposed to be Biyernes ng hapon, ay dapat matanggap ko na. Ang nangyayari, hindi raw pwede kasi hindi raw authorized yung magtanggap kahit na may ID siya, kahit may ID ako. Bawal daw ang authorization. So, since hindi ko siya natanggap dahil Biyernes, nasa work ako, so ibinalik ng yung rider. Ibinalik ng rider yung aking dokumento, ito. So, tinawagan ko siya kasi kinikontak ako eh. Nung tinawagan ko siya, nung nagkasagutan na kami, ang sabi ko, bakit hindi pwedeng tanggapin ng mga anak ko? Dahil hindi raw authorized. Ngayon, sabi ko, kasi Biyernes yun, ng hapon, sabi ko, balik na lang ng Sabado ng umaga dahil tanggapin ng asawa ko yan. So bumalik na ng Sabado ng umaga. So ang nangyari, hindi daw pwedeng tanggapin dahil hindi sa authorized kahit na may ID ako. Saka hindi raw pwedeng kahit may ID, kahit may authorization ka, hindi raw pwedeng tanggapin ng asawa mo. Even though na yung kapitbahay ko mismo, doon ako nag-apply ng online application, hindi raw pwede siyang tumanggap kasi hindi raw talaga authorized. Ano pa bang silbi ng kapitbahay ko, isya naman yung doon naman ako nag-online application. So, ang nangyari, Sabado, hindi pa rin talaga natanggap, hindi pinapayagan na tanggapin ng asawa ko itong birth certificate from PSA. So, ang hinigit nila yung Data Privacy Act of 2012 na bawal daw tanggapin ng kahit kanino, kahit address ko pa ang pinuntahan, kahit asawa ko pa ang dapat mag-receive, hindi raw pwede kasi nga doon sa sumusunod sa data privacy policy. So anong silbi ng nag-online kami? Eh siyempre yung details mo sinasabi mo rin naman doon sa online application. Tapos nag-agree din siya doon. Tapos yung address mo saan i-deliver doon mismo sa akin, kapitbahay ko pa yung nag-online application ako doon. So yung iba naman tinanggap daw. Okay naman daw yung iba, yung nag-online application, okay naman daw doon ang magtanggap kung saan kami nag-online application. So ang concern ko dito, wala bang exemption ang Data Privacy Act of 2012? Wala bang exemption yan? Kahit na meron kang ID ipakita, kahit merong authorization letter na ipakita, asawa mo pa ang mag-receive, bahay mo pa, doon mo pa, doon pa idadalhin ng courier yung aking dokumento, hindi daw pwede. Dahil kailangan ako, eh paano kung wala nga ako sa bahay, lagi akong pumapasok, wala ako doon sa aming tirahan talaga dahil wala yung trabaho ko. Ganun ba yung kaagad? Wala bang exemption yon? Wala bang maaring remedyo para ma-receive lang yung aking dokumento? So, ang nangyari, nag-change address ako kung saan doon ko pinadala ito. So, nung nag-change address ako, doon nga, ang dami pang kailangan. Kailangan daw yung tao na sino yung pinaka-will nun doon. So, sinabi ko, tapos yung address, tinawagan pa ako ng PSA helpline. Tinawagan pa ako kung ito ba yung address ko, bakit ganito, sino ba itong taong ito. Wala bang exemption? Pagka nag-online application ka, eh, lahat naman ng details, sinasabi din naman namin doon sa pinag-online namin. So, anong ibig sabihin doon? Nagbigay pa rin kami ng detalye. Hindi maganda yung batas para sa akin. Dahil, mag-absent ka pa, dahil tanggapin mo lang yun, hintayin mo lang yung sulat. Diba? Di, nasaan? Nasaan yung kikitain ko sana sa isang araw? Dito lang, maghintay dito. So, ngayon nga, ang nangyari, nag-online application ako ng 16. Supposed to be dumating ng 18, 2 days lang. Ngayon, nung nag-change address ako, dumating ng 30. So ilang araw yon? Halos isang kinsinas. Paano kung rush yan, kung urgent yan? Di ba? Dapat medyo may kunting pagbabago. Kung ang mag-receive ay authorized naman, asawa mo may ID, may authorization, pwede na sana yan. Pero hindi eh. Kailangan pa yung may-ari mismo, yung nakapangalan doon eh. Hindi ko na tinitingnan yung batas na yan. Basta ang importante yung idea ko lang, bakit hindi ganun. Dapat may remedyo man lang.